Ramdam na rin ang paglapit ng Bagyong Christine sa Ilocos Region, kung saan ito inaasahang dumaan bago lumabas ng West Philippine Sea. Mula sa Bakaran sa Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, narito tayo ngayon sa isang evacuation center kung saan nandito po ngayon ang mahigit 300 individual na in-evacuate sa 3 barangay. Sila po ay dinala rito para matiyak na sila po ay ligtas sakaling tumindi nga po ang epekto ng Bagyong Christine na inaasahang mararamdaman dito sa Ilocos Norte mamayang madaling araw o bukas. Malakas na ang hangin at pabugso-bugso na ang ulan ngayong gabi dito sa Barangay Kasilyan, sa bayan ng Bakara sa probinsya ng Ilocos Norte, nang marating ng GMA Integrated News. Isa ang barangay na ito sa bayan na nakararanas ng matinding pagbaha sa tuwing may bagyo na may kasamang maraming ulan. Kapag umapaw kasi ang ilog na katabi ng barangay at lumakas ang alon mula sa dagat, nalulubog ito. Mas lalo pa at sira ang isang bahagi ng dike ng ilog nang makita namin ngayong gabi. Nagiging island kasi yan, island barangay pag nag-swell yung Bislac River. We cannot reach them anymore. Dahil dito, agad inilikas ang mahigit 100 pamilya ng barangay at dinala sa evacuation center. Ilan sa kanila sina Mercedes at ang kanyang 80-anyos na manugang na si Romana. Sumisilip-silip na raw ang tubig mula sa ilog malapit sa kanilang bahay bago sila umalis. Yung barangay namin, sir, malapit kami sa dagat at saka yung ilog po, sir. Takot ba pag binabaha? Opo, sir. Ang bilis ng tubig, sir. Si Reynaldo, ayaw sanang iwan ang mga gamit at poultry, pero isinaalang-alang na lang ang kaligtasan ng baby na si Carlo. Kaya ngayon, inagahan na namin ang paglikas kasi baka aapaw na naman yung tubig doon sa wala na naman kami madadaanan kasi nasira yung dike. Merong 21 munisipyo at 2 syudad dito sa probinsya ng Ilocos Norte na naka-alerto na ngayon sa magiging epekto ng Bagyong Christine bukas o mamayang madaling araw. Papunta pa lang ng Ilocos kaninang hapon, ramdam na ang epekto ng signal number 2 sa ilang bahagi ng Cabugao, Ilocos Sur. Malalakas na ang alon sa dagat naman sa coastal area sa Santa Maria, Ilocos Sur. Pero ilang kabataan pa ang nag-swimming kahit ipinagbabawal kapag may malakas na bagyo. Mel, kahit bukas o sa Friday pa inaasahan talaga yung epekto ng Bagyong Christine dito sa Ilocos Norte. Talagang naka-alerto po ang mga local authorities dito. Handa na ang rubber boat. At kung may mga kailangan talagang evacuate, at ito ay kanilang ginagawa para matiyak na wala ngang masasaktan. At yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.